Hi mga kajan, magandang umaga, magluluto po tayo ngayon ng suso. Ayan po o, yung habang suso, kulay itim po. Ayan, hahaluan po natin ng pako. Ayan siya o, pako. Ayan, pako, fresh na fresh po yung ating pako. Ayan o, ang ganda po, bagong pitas yan. Ayan o. Yan. Hihimayin po natin 'yan at lulutuin natin ito sa gata na may kasamang sili na mangha. Always po 'yan, di nawawala yung ating sili. Ayan, ayun siya. Kaya po ating sisimulan ang pagtanggal po ng buntot ng suso, kasi hindi po natin yan siya masisip-sip kung hindi natin tatanggalan siya ng ano, dulo or pwitan. May ibang tao naman po na may way po na ano, kahit hindi na siya putulan ng ano, buntot or pwit, nasisip-sip po kasi nilulublo po nila sa malamig na tubig pagkatapos lutuin. Pero mas prepare po ako dito, natanggalan na lang ng puwet para po diretso na siya. Ating simulan ang pagpuputol ng suso, yung pinakabuntot niya. Yung pinakabuntot niya, puputulin po ito. At ang aking gagamitin ay ito, itak. Ayan siya, oh, itak. Kaya, tatanggalin na po natin. Ito siya. Ayan, o. Kaya, mabilis po siyang maputol yung pinakabuntot niya. Ayan. Kaya, ito yung pinakatakip niya. Kaya, ating simulan. Ito, o, ganito siya. Ayan, tanggal na po yung pinakabuntot niya. Ayan siya. Ayan, dahan-dahan po. Bantayan po natin ang pinakabuntot. Baka po tumalsik sa ating mata. Ayan. Easy lang po. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Ayan. Ayan. Madali lang po. Ayan. Ito. Ayan. Ayan siya. Maghihimay po tayo ng pako. Simpleng-simple lang po yung paghihimay. Yung dulo, puputulin. Ganyan. Yung pinakasanga, gaganyanin. Yung katawan niya po, hindi po yan lahat isasama. Pag medyo gulang na po, gaya nito, bukadgad na. Yung dulo, tatanggalin. Ganyan lang siya. Simpleng-simple lang po. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka, hindi naman as in pinaka, gulang lang siya konti. Ayan, o, mahahaba. Gaganyanin lang po. Easy lang po. Ayan. Naiiwan po yung pinakasanga niya. Yung dahon lang po ang kukunin natin. Ayan. Kaya hanggang sa matapos po ito. Continuous lang po natin. Hanggang sa matapos ang paghihimay ng pako. Maglalagay na po tayo. Sisimulan na po natin pagluluto. Bawang, luya, luya. Mamaya na po yung pinakasili niya. Kaya na. Ayan po. Ayan siya. Antayin po natin siyang mag-brown. Ayan po. Ilalagay po natin yung ating pinakasuso. Kasi nag-brownies na po yung ating mga lamas, sibuyas, bawang, luya. Ayan na po, ihulog na po natin. Ayan. Ayan po, hulog na po siya sa loob. Ayan. Ating gagawin, medyo patuyuan po natin yan kasi may kasama po tubig yan. Bago po natin ilagay yung pinaka-gata. Tatakpan lang po natin ng mga 1 minute. Tapos bago natin ilagay yung gata, kasama na yung luya, luyang dilaw. Po,
medyo po ano na siya, tuyong-tuyo na po. Kumukulo na rin. At ang susunod po natin gagawin ay maglalagay po tayo ng asin. Ayan, asin. Luyang dilaw. Konti lang po, wag po sobra kasi mabait. Yung ating siling labuyo para po masarap. Tapos po, ang susunod po ay yung pinaka-kakang gata. Yan po. Pulong po natin. Yan. Tapos po, ang gagawin po natin, tatakpan lang po natin hanggang sa kumulo siya. Pag kumulo na po siya, pwede na po ilagay yung pinaka pako, yung kulay niya pako. At tatakpan po natin. Mag-aantay po tayo ng ilang minutes. Kumukulo na po ang ating gata. Pwede na po natin siyang ilagay yung ating pinakagulay na pako. Yan po, pako. Nahimay na po yan. Nahugasan na rin. Ihuhulog na po natin siya. Huwag masyadong lutong-luto yung pako. Kasi po, ano yan, saglit lang po siya. Half cook lang po dapat yan para po masarap siya. Ayan. Hahaluin lang po natin siya. Para po humalo siya sa ilalim. Yan, simple-simple lang po. Or sa, kahit sa ibabaw lang po, hindi na kailangan pang haluin. Tapos po, ganyan lang siya. Mag-antay po tayo ng mga ilang minutes. Tapos po, tatakpan na po natin. Antay po tayo ng mga 2 minutes to 3 minutes. Okay na po siya. Yan, kumukulo na po siya. Papatayin na po natin siya kasi para po hindi lata yung gulay niya. Saglit lang po yung ano, yung pinaka pako niya. Yan na po, pwede na po siyang hain niya. Ayan, luto na po ang ating suso na may gulay na pako at luyang dilaw, sili at luya. Tara, kain na po. Salamat po sa panunood. Sinamahan niyo ako sa aking pagluluto. Thank you po.